Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang natin sa ating minamahal na si Auntie. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat plano niya ay walang kapantay, tama, tumpak, at marapat. Kailanman ay hindi siya maglilisya sa tama. Hindi siya magbibigay ng ikapapahamak ng sinuman. Kundi ang bawat gawa niya at balangkas ay buong kagalakang makakamta ng lahat kung tuwirang siya'y kikilalanin at tatanggaping ganap. O mga minamahal ko, halina't tantuin niyo ang mga tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag sa buhay mo ay napatotohanan mo na ang kahiwagaan ng Ama, tunay ngang parang nag-uumapaw sa galakang puso mo sa pagpapaliwanag mo at paghahayag sa kapwa mo. Sapagkat napapatotohanan kung paano siya kumilos sa buhay ng sinuman. At ang bawat nakadama sa kanya, patuloy na nagmimithi na siya'y damhin pa at patuloy na nagnanasang higit pa siyang makilala. Mula kay Mateo. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay, sa kanya ay mabubuhay na siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Gaano nga ba kahiwaga ang Ama sa buhay mo? Marami na bang naganap sa buhay mo na napatotohanan mong buhay siya sa'yo? Kung magkagayon, naniniwala ka sa kanyang buhay siya. Sapagkat kailangan mo munang magtiwala bago mo makita ang mga hiwaga. Hindi tulad ng sinasabi ng tao, himala muna bago maniwala. Ngunit maliwanag niyang sinabi sa isang babae na dinudugo ng 12 taon na. Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig.
sa makatwid, wala siyang binigay na kahit ano. Wala siyang ipinalagok, ni wala nga siyang ipinunas. O hindi man lang siya hinawakan, kundi ang babae ang humawak sa dulo ng kanyang damit. At sa pananampalataya ng babae, nang wika niya sa sarili, mahawakan niya lamang ang dulo ng damit ng kanyang pinananaligan, siya'y gagaling. Mga minamahal, sabi nga, kung ang tao'y wala ng paraan, ang Diyos Ama'y maraming kaparaanan. Kung ikay wala nang magawa sa iyong buhay at ang kapwa mo'y suko na rin sa iyong pagbibigay nang nararapat nilang magawa at magagawa nila, ang Ama hindi kasusukuan. Kaya't maliwanag ang pahayag, kahit sa hayop, gagawa siya ng hiwaga sa taong nagtitiwala. Sapagkat nagaganap ang mga kahiwagaang yaon nang dahil sa tiim na puso mo, mataimtim na pagtitiwala mo na ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos na tinatawagan mo. Nang hindi magagawa ng kahit na sinong makapangyarihan sa mundo ay kayang gawin ang hindi mo nakikitang Diyos na inaasahan mo. Sapagkat kung paano binuhay ka at pinahiram ang buhay mo, marapat lamang makinabang siya sa iyo at pakinabangan mo siya. Sapagkat ang layon at nasa niya, ang kapakinabangan ay may bahagi sa lahat ng mga anak niya upang tupdin at gawin kung ano ang marapat at ipatupad naman ang nararapat sa lahat. Mga minamahal, kaya nga may awitin na God will make a way. Pagnilayan ninyong lahat kung anong magagawa ng Ama sa buhay ninyo. Walang maglilingkod kung walang nakita ang kahiwagaan, walang makakakita ng kahiwagaan at di nakita ang kahiwagaan ng Ama. At naganap ang lahat ng dahil sa anak na inunang ibinaba upang isiwalat at ipakilala kung sino ang tunay na Ama ng lahat. Kung magkagayon at nabubuhay na ang pananampalataya nyo, patuloy niyong buhayin ang paniniwala ninyo at patuloy kayong umasa may magagawa ang Diyos Ama habang may buhay. Sapagkat patay na nga mabubuhay pa. Katulad ng kaganapan sa babaeng ito at sa batang babae na namatay na, na nagtutugtugan na ng mga plauta at nagkakaingay na sila at nag-aanasan na nagbubulungan, nagsasabing, napapaano ba ito? Kung kayo mismo ang naroroon at inyong ibalik sa diwa nyo kung papaano ang kaganapang yaon, luka-luka yata yan, luko-luko yata yan, parang nga yun sa panahon ng tao. Sapagkat hindi sila naniniwala sa napaka-imposibleng mangyari na nagagawang posible sa mahiwagang kapangyarihan ng Ama, ng Anak, sa patnubay ng Espiritu Santo. Mga minamahal, nakilala niyo na ba ang tinatawagan niyo? Nadaraman niyo ba sa oras na ito kung anong ginagawa niya sa inyo? Kung magkagayon, halina kayo. Lakasan ang loob niyo. Kung ang patay ay nabubuhay pa, kayo pa kayang buhay na humihinga, malakas, at nakakakita, nakaririnig ng aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam niyo po, bago ako natulog, kasi dumating yung isang alagad at nagtungo po sa amin dahil wala ako noon nung nagtungo siya. At ang napag-usapan namin ay tungkol sa kahiwagaan ng Panginoon na kung paano
Nang sabi ko ay, hinihiling ko nga ako ay mapanaginip ko nga muli ang Panginoon. Pero alam niyo po, hindi man siya ang napanaginip ko mismo, galak na galak ang puso ko, sapagkat sa isang panaginip ay pinadaan ito, muli kong nakita ang pagbukas ng langit at si Mahal na Birhen. Una'y nakaganyan siya. Sa panaginip ko po ay may tinunguhan akong lugar. Bakit bigla na lamang nagkagulo doon at parang mga bata pa lamang na pukulan, nagkakagulo sila. Takbuhan naman po ang mga tao. Ako'y nakatungo doon sa may pintuan. At pagkatapos, sinarado kong pinto. Pilit pa rin pong tinutulak yung ano. Alam niyo po, lumabas ako at tumingala daw ako sa langit. Bumukas po ang langit, asul na puti na nakasilay po ang Mahal na Birhen. Ang suot niya ay puti at asul na nakangiti at nakaganyan. At hindi lang po yun. Pamiyamiya, tumatakbo. Sabi ko po doon sa lalaki yung nakatabi ko eh. Hindi ko po matandaan ang mukha. Sabi ko, ay, ang Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen. Nakikita niyo po ba? Sabi niya sa akin, ako nakikita ko. Oo nga, nagkakagulo po sila. Ngunit, yung iba sabi nila, ba't di ko makita? Kami lang dalawa ang nakakita. Nagpasilay na naman pong muli, walang nakakita kundi ako. Nakaganyan naman siya. Bumukas na naman po ang langit. At pagkatapos, nung magising po ako, sariwang-sariwa pa sa akin ng panaginip at nanalangin ako at tinanong ko sa Mahal na Birhen. Sabi ko, Mahal na Birhen, ano po ba ang ibig sabihin ng panaginip kong yaon? Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakakatupad na dati inaawitan ko po kayo, pinasasalamatan at mahabang awit na ako'y nagpupuri sapagkat noon po kakarampot pa ang gampanin. Talagang mahaba po ako magpuri na nananalangin na nagpapasalamat sapagkat noon po sinambit ng Espiritu na hindi ako nananahan sa kaguluhan. Ako'y nananahan sa kapayapaan. Kaya ang nais niya ay laging payapa ang isip ng tao upang sa gayon ay makapagdatal siya ng mensahe. At noon po yung parang ang akong baliw noon sapagkat sa tingin nila ay lagi po kasi ako nakaganyan. Kasi nakikinig po ako sa pahayag na wala namang nakakaunawa at makakakita sa aking mga nakikita at naririnig maliban ako, paano nga nila ako maunawaan. Kaya sabi sa akin na babaliw. Hanggang sa napakaraming kaganapan na pinasilay ng Panginoon. Paano mo ba napapatotohan ang Diyos mo ang siyang nag-ata sa iyo at naglilingkod ka sa Kanya at hindi demonyo pinaglilingkuran mo? May nabago ba sa ugali mo? May nagbago ba sa pagkatao mo? At akmang-akma po ang pagbasa ngayon. Ang kahiwagaan at kadakilaan ng Espiritu Santo sa kapanahunan ng anak na ibinaba. Kayo, ano nga ba ang mangyayari kung iisipin mo lang nang iisipin at hindi ka naman magtitiwala at maniniwala? Na ikay makakalaya na may magagawa ang Diyos na dakila. Kasabay ng paniniwala mo, pagtiwalaan mo ring matatanggap mo ito at ikay makakalaya. Sapagkat kung puro salita lamang, anong mangyayari sa sinasabi mong naniniwala ka? Ngunit hindi mo inaangkin at hindi mo tinatanggap. Ang tunay na pananampalataya pala, kalakip ay pag-asa. At sa bawat pag-asa, naroroon ang ligaya ng paghihintay mo. Nadaratal sa buhay mo ang ikay palayain at makalalaya rin kung ano ang mga dinadala mo. Ay magwawakas din at mahuhulagpusan mo. At alam niyo na po ba kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo? Paano mo ba sinasakripisyo ang sarili mo para sa kapwa mo? Kaya sinabing sakripisyo,
may isasaalang-alang ka, may susuungin ka, at may babatahin ka. Pagtitiisan baga. At kung hindi mo ito bukas sa puso mong gagawin, sadyang susuko ka't mahihirapan ka. Kaya nangangailangan ng katapatan at pagmamahal upang magawa mo at matupad mo alang-alang sa iyong ama na tinanggap ng buhay mo at alam mong siya ang suma sa iyo. At yan ang ginawa ng isang anak na ibinaba. Alang-alang sa ama ang ginawa at alang-alang sa mga minamahal niyang anak dito sa lupa, hindi alang-alang sa kanyang sarili. Kaya, ang sino mang nakakaunawa sa kanyang misyon, ang sino mang nakakaunawa sa kanyang tinanguan, ang sino mang bukal ang puso niya sa kanyang pagtanggap, tuwiran niyang naiuusad ang bawat maghapon at napagtatagumpayan ang bawat ginagampanan nang may galak ang kalooban sa kabilaman ng mga pinagdaraanan sa buhay. At isang araw, hindi mo namamalayan ang mabigat mo palang dinala at pinasan ay pagaan ng pagaan na hindi mo rin namamalayan isang araw, isa-isa na palang naiibsan ang mga pasanin mo sa buhay. Isa-isa na palang ikaw ay pinalalaya na nang dahil tapat kang naglilingkod at tapat kang tumango, tapat kang sumusunod, wala kang alam, wala kang kamalayan, ngunit ang Diyos na pinagtanguan mo at sinunod mo ay may kamalayan at karunungan sa buhay mo. At siya pala ang dapat mong laging unahin at pangunahin. Sa gayon, mapapakita niya sa iyo kung paano ka pinangangalagaan nito. Paano niyo ba napapatotohanan ang pagtanggap niyo sa kanya ay buhay na? Sa oras na palagay mo'y hindi mo kaya, ngunit nakaya mo. Sa oras na alam mong wala ka, ngunit mayroon pala. Sa oras na nanghihina ka na, ngunit malakas ka pala. Sa oras na hindi mo alam kung anong gagawin mo, ngunit alam mo pala. Nang dahil sa karunungan ng Diyos Ama at Diyos Anak na naghahandog sa iyo. Mga minamahal, kaya nga sinasabi kapag may sakit kang nervous breakdown, daig mo pa yung may cancer. Sapagkat ang may sakit na nervous breakdown, para bagang ang dami mong nararamdaman sakit. At ito'y saan nagmumula? Sa sobrang pag-iisip, pag-aalala, pagkatakot, nababalisa, hanggang sa hindi mo namamalayan, bakit ganyan na ang pakiramdam mo? Halina kayo, mga minamahal ko. Gumising kayo sa katotohanan. Alamin ninyo ang dapat ninyong alamin. Huwag lamang ang aalamin ninyo kung paano kayo magkakapera. Kung paano kayo lalago ang kabuhayan. Alamin ninyo kung paano mananaan ang Diyos na mag-aaliw sa inyo. Kung paano sisigi ka, ngunit kasama mong sumisigi ang ama mo sapagkat kaakibat mo siya. Ano yung sinisigi mo, sinusulong mo sa paggawa mo ng mabuti? Sapagkat ikaw bilang tao, hindi mo kayang magpakabuti. Sadyang dumaratal sa isip at damdamin ng tao, ang kumisan ay baluktot ang katwiran. Ang kumisan ay nalilito at nagugulumihanan. Ang minsan ay nahihina ang kalooban. Subalit may malakas para sa'yo, may marunong para sa'yo, may kaalaman lahat ito. At siya'y tanggapin mo. At makikita mo kung papaano siya kumilos sa buhay mo. Sapagkat pinakikita niyang maliwanag ang katotohanan sa lahat ng mga anak niyang sa kanya'y naniniwala at nagtitiwala. Lagi niyong tatandaan, habang bubuhayin ka ng ama at mabubuhay ka pa, malalaman, maalmaman, may paraan pa para ikay buhayin niya tulad ng patay na nabuhay pa niya. At basahin natin ang tungkol sa panaginip mula sa Eklesiastiko. Magdaraya at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal, labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap. Parang nanghuhuli ng anino o humahabol sa hangin ang taong nag-aabala sa panaginip. Ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan, gaya ng mukhang nakikita sa salamin. Kung hindi maaaring ang karumihay magbunga ng kalinisan,
lalong hindi maaring ang pagbubula ay magbunga ng katotohanan. Ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay walang katotohanan, sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao ay siya namang inilalarawan ng kanyang guni-guni. Hindi dapat pahalagahan ni numan ang panaginip liban na lang kung iyon ay talagang pangitain mula sa kataas-taasan. Buhay ba ang Ama? Marami na ang nalinlang ng mga pangarap at ang mga umasa rito ay napahamak. Hindi kailangan ang mga ito sa pagtupad ng kautusan. Sapat na ang karunungang itinuturo ng mga tapat. Bakit ito'y binasa sa inyo? Katulad ng sino ang makagagawa ng isang pangarap o panaginip ng bubukas ang langit at sisilay ang iniyakyat na buong buo na hindi nakita ang kanyang katawan sa kanyang libingan. Isang kahiwagaang ginawa sa buhay ng isang Maria ang walang nabulok na katawan, ang walang nabulok na laman. Patotoo lamang na pinaghaharian siya ng tuwiran ng Espiritu ng Ama at Anak. Mga minamahal, naranasan na ba ninyo sa bilang pagiging Katoliko ninyo ay dumudulog kayo sa Maria na tinatawag na ina ng laging saklolo? Marami ang larawan niya na tinaguriang Fatima, Lourdes, kung ano-ano pa. Kayo ba ay nagtitiwalang magiging kaisa niyo siya sa inyong mga pagdulo? Isama niyo siya at kasama siyang dudulog para sa inyo. Saan man dako kayo naroroon, mabilis siyang pakinggan ng Ama. Lalo tigit kung ang panambitan mo'y tapat at makatotohanan kang tumatawag. Pag na ninyong bigyan tuon pa yung maraming paninira na sinasamba si Maria, hindi nyo sinasamba si Maria. Ang Ama ang sinasamba't marapat sambahin at ang Anak. Subalit, bilang patotoo na isang bahagi sa buhay ng tao sa mundong ito na ipinilang siya sa mga banal upang maging marapat siyang taguriang Maria ng ina ng laging saklolo. Halina mga mahal ko, maniwala kayo. Kasama niyo siya sa inyong pagdulog. Kasama niyo siya sa inyong panalangin. Kilalanin niyo ang matwid niyang ginawa sa lupa. Kilalanin niyo ang isang mabuti niyang halimbawa. Ang katapatan sa kabilaman ng kanyang hinagpis at mga hapis na pinagdaanan. Naroon pa rin ang katapatan at pagiging tapat niyang magulang, ina ng naging katawang tao lamang. Naging mabuting anak sa pagtupad at pagtalima, sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Yamang siya'y itinaguring anak ng Ama na pangalanan siyang babaeng mapalad. Mga minamahal ko, ang bawat araw ay kasiyasiya, ngunit inyong pagkatantuin, pakapagnilayan, ano ba ang mga hiwaga sa buhay ninyo? May naganap na bang kahiwagaan sa buhay ninyo? Naganap na ba ito dahil totoo kayo? Hindi nyo yan kakamtan sa pag-aalinlangan ninyo. Hindi nyo yan kakamtan sa pagkiging pabago-bago ng isip nyo. Ngunit maging tapat kayo, maging isa kayo sa maliwanag na pag-iisa sa kalooban ng Ama at pakikita niya, totoo siya sa buhay ng bawat isa. Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, namamatay na ba ang pag-asa mo sa buhay? Namamatay na ba ang iyong pangarap? Huwag kang masyadong magpakahirap sa iyong mga pangarap, kundi magsumakit kang magtiwala, manalig at manampalataya. At ang pag-asa mo'y patuloy mong gawin na sa Ama mo'y lagak ang lahat, laging tatandaan, may bukas pa. May magagawa siya sa bawat saglit. May gagawin siya makabubuti,
ikabubuti at napakabuti para sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Netkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Hindi mo nga maaring hamakin ng tao. Noong isang araw po ay meron pong lumapit sa akin na sabi niya, hindi man ako nagsasalita, kundi ang nasabi ko lang ay, oh, kumusta ka na? Sabi ko, kasi po eh, malapit na kakilala ko po at hindi ayaw pong magsalita ng ano, baka kakilala po siya. Marami po nakakakilala sa kanya dito. Sabi niya, salamat sa Panginoon, sabi niya, nakabili na eka ako ng, sinabi niya kung ilang hektare yung kanyang blank at meron na rin eka akong bahay doon, sabi niya, sa blank. Sabi ko, ah, mabuti naman, sabi ko. Tapos may nagdaan po sa isip ko na sayang, sabi ko, kung naging maganda sanang ano siya, sana gusto ko sabihin sa kanya na sana buo kayo, no? Pero may sarili na, may iba na siyang pamilya eh. Ano po ibig ko sabihin? Hindi mo maaaring hamakin ang kapwa mo kahit nakikita mo lang siyang nagtitinda ng kung ano man o basahan lang. Diba ka? Sapagkat kumisan ang kaganapan sa buhay ng tao, hindi mo alam kung ano nga ang mangyayari. Yun po'y kilala kong dating hinahamak-hamak nila, kaya natuwa po ako dun sa kanyang kaganapan ng kinuwento sa akin. Galak na galak po ako dahil hindi na ako nagsabi sa kanya, kundi natuwa na lang po ako na nagkasalubong na naman po kami. Nasabi niya, si Blank nga eka ay kada linggo binibigyan ko eka na, ah, salamat naman ka ako. Nakakatuwa po kapag nakikita mo yung kapwa mo may pagbabago ang buhay. Nakakasaya sa damdamin kapag nakita mo yung kapwa mo, alam mong dating hinahamak-hamak, pagkatapos ay mabago ang takbo ng buhay. Ang saya-saya sa damdamin kapag nakita mo yung kapwa mo na nabago at nahango. At yan ang layunin ng Kristo kung bakit nagkatawang tao sa pagiging espiritu, Diyos ng katotohanan. Nawa, matutunan ng tao kung paanong totoong magmahal, kung paanong totoong pagtanggap, kung paano ang totoong pagkilala sa tinatawagan niyang Diyos. Sa gayon, hindi na kayo magtatanong at di na rin kayo magtataka sa kapwa niyo na nakikipagtuto ngunit hindi madama ng maraming tao. Sapagkat kung hindi sa kalooban babaguhin ng Ama, wala nga magiging tapat at totoong tao. Ngunit at dahil ang Diyos Ama'y buhay at tapat kanino man, hindi maaring hindi magbago ang taong nagising sa katotohanan, kumilalang tuwiran, tumanggap na lubusan. At yan ay pagpasalamat ninyo sa Ama. Kung ito ay nararamdaman na ninyo, kung yaon ay natanggap nyo na, sapagkat kayo na rin ang magsasabi, totoo nga pala lahat ang salita sa Biblia ay hindi nagkakabula. Na kung lahat lang ng tao ay totoong maniniwala, tatanggap at magbabago, darating at darating, daratal at daratal sa buhay ng tao ang magkasakit siya, ang mamatay siya, sapagkat walang mananahan sa buong panahon na buhay dito sa lupa. Ngunit, ang pinakamagandang magaganap sa buhay ng tao at pinakamahalagang maganap sa buhay ng tao bago dumating ang takdang yaon, kaya mo nang harapin ang kamatayan. Kaya mo nang tanggapin ang pagsuko mo. Kaya mo nang sabihin, maligaya na ako.
kung ako man ay bawian ng buhay sapagkat nagawa ko na ang para sa kaluluwa ko. Mga minamahal, maraming pamamaraan ng Ama. Maraming magagawa siya sa buhay ng tao. Ngunit bakit hindi lamang lahat ay nagtatamasa nito? Sapagkat hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay tunay na nakikis at nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. May mga nagpapalagay na mabuting tao, ngunit hindi naman mapigilan ng makisira-sira at makapanira ng kapwa. Paano ka nagiging isang mabuting tao kung kaisa ka nakikihalahala ka pa sa paninira ng kapwa mo? Na kapag may narinig kang kwento, sa halip na putulin mo, isususugan mo pa. Oo nga, ganun nga Eka. Sa halip na sabihin, hindi naman siguro. Kumbaga sa sakit ay ginagamot, hindi mo pinalalala. At yan ang ginagamot ng isang Jesucristo. Sinabi niyang maliwanag, hindi siya patay. Lumabas kayo, hindi siya patay. Sapagkat alam niyang may gagawin ang Ama sa oras na yaon. Sapagkat alam niyang gagawin niya ang nararapat sa oras na yaon. Kaya't kung lahat lang ng tao, ang gagawin nila ay para sa kapwa-tao. Walang taong hindi matututo at walang taong hindi mabubuksan para malubos ang pagkilala at pagtanggap at sila rin ang masyahan at matuwa. Tumungo ka sa isang dako. Pag alam na mahirap, pag alam na masama, iba ang pakikitungo. Yan ang sakit ng tao na hindi kayang gamutin ang mga gamot na nilalago, na hindi kayang gamutin ng lahat ng mga itinuturo. Ang makagagamot lamang nito ay ang makapagpapagalis ng mga ugaling hindi nararapat. Ang makapagpapabago lamang nito, ang Diyos na dapat ay makilala ng lahat upang sa bawat araw man, masaya kang nabubuhay dahil alam mo, ang bawat ginagawa mo, hindi ka man banal na tao. Subalit nagsusumakit ka na magpakatotoo at ibigay ang katotohanan at katapatan kanino mang kapwa-tao. Sapagkat ang pakikisa sa Ama, hindi lamang sa ilang tao, yun ang dapat mong pakiisahan, pakitunguan at maganda ang pakikita mo, kundi para sa lahat ng kapwa mo, sapagkat ito ang kailangan ng Ama na matunghayan sa mga anak niya. Ang bawat anak niya na nakikiisa at nakasama niya na sa pamamagitan ng kanyang espiritu, may damdamin ng kaiba, may kalaobang naiiba. Kaya nandun ang pag-asa, nandun ang pananalig, nandun ang pananampalataya. Madaling magsabi ng mga totoo, madaling magsabi ng mga mabuti, ngunit gaano ng mabuti mong sinabi ay totoo mo ngang nagagawa ito at totoo mo ngang gagawin. Ang taong matampuhin, maramdamin, ngunit hindi mo na pinagninilayan kung dapat magtampo, kung dapat magalit, kung dapat magdamdam. Ang Ama patuloy na naghahari ang kabutihan niya at kabanalan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya't kung lahat ng tao ay maghahari ay siya at mangunguna ay siya, walang taong hindi magliliwanag ang isip. Mabubuksan ang pangunawa. Himihiling ka, hinihiling mong mabago ang takbo ng buhay mo. Sinasabi mo halimbawa'y naniniwala ako. Ngunit sa bibig mo naniniwala ay hindi pa. Paano mangyayari ang mga himala at hiwagang dapat mong makamtan? Mga minamahal, yan ang hindi kayang unawain ng maraming tao, ang kapwa-tao nila na nagsusumakit, nagsusumikap, natupdin at tuparin ang tinanguan at layunin ng tinanguan. Ang may pandinig ay nakarinig.
Nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sabihin ng dalubhasa na siya. Ano po? Yambing mo na lamang sa pagkukulay ng buho. Halimbawa, ka nang manggugupit, veterano ka nang magkukulay ng buho, nagbablandi ka, nagaganyan. May pagkakataon na kahit tinimplahan mo, nung una natsyentuan mo, tamang-tama, gusto mong kulay, susunod na timpla mo, na iba. Sasabihin sa iyo ng customer mo, eh, ba't yata parang iba ngayon? Hindi, parehas lang, eh, kaayan. Pero ikaw namang may mata, kitang-kita mo magkaiba talaga. Hindi ba? Ngunit nandiyan na, batahin mo. Alam niyo po, bakit ito ang minisahe? Sapagkat, kanina po habang patungo kami dun sa dapat opening prayer po ako, subalit hindi nilog ng Panginoon ay yun ang mga, dahil na-late ako ng konti. Ngunit, sabi nga nung, tama po pala Eka eh, maganda pa po ang pangyayari dun sa inabutan niyo po na kahilera na sila. Bakit po? Sapagkat kasama na ang mensahe at pagdulog. Ang aking buho. Sabi ko, ay, eh paano nga naman nilang paniniwala nga po kung tsing ako ni Rem, buho ko yung sosyal. Sabi ko po, eh ba't ba naman ako gani rin naging kulay ni Re? Eh baka po eh kaibang tubig eh ka doon na po sa ano? Sa, blank. Sa tinunguhan ko. Baka po eh kaibang tubig doon. Ay, napaka-imposible naman ka ako. Siguro nga ka ako, hindi katulad nung kulay na, ano, sabi naman ng isa, eh, bagay mo naman po, Eka, bayaan nyo na, Eka. Aba, eh, talagang pagka sinabi mong bagay, edi, salamat, sabi ko naman, bilang tao, ano po. Siyempre, paminsan-minsan po, kailangan tayo magpatawa sa buhay natin. Kailangan naman tayong makitawa-tawa. Ngunit, sabi nga, nakikihalahala ka mang kwentuhan, pag sa chismisan ay umarangkada ka na, lumisan ka na dahil hindi na nararapat. Bakit nga ba ito'y sakit ng tao? Ano po? Napakahirap maging gamot yata ito talaga. Sabi ko, tingnan mo nga naman ang buhay ng tao, no? Dadaing-daing sa buhay. Eh, pagising mo naman, nakakalat na sa, ano, pasyal din, eh, pasyal doon, eh, tambay din, eh, tambay. Sabi ko, paano kaya talaga mababago ang mundo? Alam niyo po, magagalit po talaga yung hindi pa makakatanggap nito eh. Ewan ko po, wag naman po kayong magalit sa sasabihin ko, ano? Eh talaga po napakasarap na yung pinag-uusapan na lang ay ang Panginoon eh. Hindi na pinag-uusapan yung si Pedro, si Juan, si Petra, Nako, Diyos ko. Pero may mga taong hanganap po ay ganun eh. Para yatang pangmatamis na nila sa buhay yun. Yung po bang problema ng may problema ay inaalam? Yung po bang mapaghaka-haka, mapagbintang? Eh, paano kang pagkakasihan ng Diyos niyan? Totoo po, huwag kayong magagalit. Hindi ka pagkakasihan ng Diyos niyan. Ang pagkakasihan sa'yo, ang magkakasi sa'yo, demonyo. Bakit po? Eh, ganyan ba ang Diyos? Pag binasa ko po lahat sa inyo, ang ayaw ng Diyos, eh baka naman kayo makatulog. Andiyan po lahat sa Biblia yan. Huwag kang chismosa, sabi niya. Huwag kang mapanira. Huwag kang dalahira, masitsit.
Pagkatapos dasal-dasal ka, sisimba ka, nanalangin ka. Pagkatapos mong nagdasal, pagkatapos mong nagsimba, ang kwento ng kapwa mo, ang kinukwento mo. Ba't na lang hindi ang buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Isa rin po yan para maganap ang pagbabagong buhay. Totoong totoo po. Isa rin pong dahilan yan para makapagbagong buhay ang tao. Ang talikuran mo na ang dating ikaw, kung anong uri kang ng pagkatao na wala kang alam dati. Parang sabik na sabik. Alam niyo po, pag inuudyukan kayo ng masama, na parang gusto mong lumipat sa kapitbahay at makipagchismisan, abay, manalangin ka, sigurado hindi ang Kristo yon, demonyo yon. Totoo po yan. Kaya po magagalit yung hindi mga nakakaunawa. Kaya sasabihin nila, banal-banalan, nagbabanal-banalan. Alam niyo po, nakakatuwang pakinggan yon. At napakasayang pakinggan po yung ganon. Kung pag-usapan nyo man ang kapwa nyo, kung makakatulong kayo'y maganda. Subalit, kung pag-uusapan ninyo at para lamang ungkatin ang buhay o dalihatin ang buhay, hindi po yan matama. Kasalanan pong malaki yan sapagkat kasama yan sa banal na aklat. At kaya nga po ako, sa totoo lang, kahit na maraming nagpipresenta minsan sa akin, ay ako'y masarap po yung tahimik eh. Kami pong mga nakikipagtutuwa sa paglilingkod, kasi mahirap eh, kung hindi ka nila maintindihan. Sasabihin pa, ginawa mo na yung lahat ng pakikitungo, ginawa mo na lahat ng tamang pakikitungo, bandang huli, pag hindi pa nila maintindihan, ikaw pa masama. Totoong totoo po yan. Magaganap at magaganap yan. Kaya po ako, di bali nang ako gumawa, kumisan, kaysa makisuyo ako, pagkatapos ako naman ay igawa ng ipagkakasalan niya, eh kawawa siya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako nagmamagaling o dili kaya ay nagmamalabis na magsabi, sapagkat mahirap po ang mayabang. Pinakamahirap sa lahat ang mayabang. Yung magmamagaling ka, magmamapuri ka sa sarili mo, pero ang gawa mo naman pala'y hindi totoo. Sa dating pagkatao mo, kung dati kang ganyan, baguhin na yun. Sapagkat yan po ang katotohanan na kahit na anong ginawa ng Kristo, kaya nagampanan niyang may kalakasan, may kapangyarihan, sapagkat malinis ang isip niya, malinis ang puso niya, malinis ang hangarin niya, malinis ang adhikain niya, sapagkat malinis ang pinagmulan niya, banal ang pinagmulan niya. Subalit, walang banal, walang matwid. Kaya naman, pinagpapaumanhinan ng Ama ang mga kamalian at kasalanan ng tao. Ngunit ikaw na nakakilala na sa Kanya at dumama na sa Kanya, hanggang kailan mo siya bibiguin? Sa layunin niyang maging isa ka ng tama at tumpak sa Kanyang pananaw. Upang maranasan mo ang mga kahiwagaan at himala ng Ama sa buhay mo. May hinihiling ka, gumaling ka, nawa. Gumaling na po sana ako. Hilingin mo munang gumaling ang puso mo, ang isip mo, ang makilala mo siyang ganap, ang maramdaman mo siyang ganap, upang sa paghiling mo ng kagalingan, maramdaman mo kung paano siya kumilos siya sa buhay mo. Maramdaman mo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Kaya nga, ang tao ay tao. Ang espiritu ay Diyos. At masama. May masamang espiritu at may mabuting espiritu. Kaya nga kung mabuting espiritu ang tinataglay ninyo, ituturo ang lahat sa inyo. Ang pamamaraan kung paano mabago, kung paano maiba, kung paano baguhin. Sapagkat ganang tao, bilang pagkatao, walang makatutupad, makagaganap,
sa mahirap tuparin at ganapin ang pagpapakabanal, sapagkat ang tao'y marupok, mahina at madaling matukso. Kaya naman, ang binabahagi ng Ama na Espiritu, kapag tinanggap ng bawat tumanggap, siyang nagpapasimula at magbibigay pasimula upang lubos kang magbago. Kaya may bagong silang sa Espiritu at may hindi pa isinisilang. Kung naisilang ka na at binibigyan ka ng pagkakataon sa iyong buhay, lalo tigit kung ika'y nagkasakit at nagkasakit kang muli, kung ika'y nagkasakit noon, pinagaling ka at nagkasakit kang muli at pinagaling ka at magkasakit kang muli, pinagaling ka, huwag namang mahuli na sa susunod na magkasakit ka ay hindi ka napagalingin at pagkatapos ay mamatay ka na, hindi ka nagising sa katotohanan. Mapalad ang babaeng ito na sa loob ng 12 taon na naubos na ang kanyang kabuhayan at wala na siyang sulingan sa pananalig at pananampalatayan niya. Tinanggap niya na yaon na siya'y gagaling, na siya'y makakadama ng kagalingan. At natupad naman. Kaya nga, kung lahat lamang ay magkakagayon ng paniniwala at pagtitiwala, sino kaya ang taong mabibigo habang may buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Lagi niyong tatandaan, maraming pamamaraan at kaparaanan ng Ama sa buhay ng tao. Pamamaraang makalaya sa mga problema. Pamamaraang makalaya sa kahirapan. Pamamaraang makalaya sa kamalian. Pamamaraang makalaya sa karamdaman. Pamamaraang makalaya sa maling pag-uugali. Ang pamamaraang ito ay hindi makukuha sa tao. Hindi bibigay ng tao. Ang magbibigay ay Diyos Espiritu. Diyos Ama, Diyos Anak, sumainyo, mga mahal ko. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kanino po ba motor yun? Nakakasilaw po kasi siya. Nakakasira po ng mata yan. Salamat po. Naunawaan niyo po ba ang mga mensahe ng Panginoon? Naniniwala po ba kayong hindi katangisip o hindi dapat magkatangisip para sa mga pahayag ng katotohanan? Mga minamahal, tandaan po ninyo, masarap magbagong buhay. Itaas nga ang kamay ng nasisiyahan sa pagbabagong buhay. Itaas nga ang kamay ng naliligayahan sa pagbabagong buhay. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Lagi niyong tatandaan, kung kayo'y di pamilya at kayo ay nagbagong buhay na, kung sa pamilya niyo'y merong pang hindi, huwag pa rin kayong mahiya. Tulad lamang ng kapwa niyo, kung may pamilya pa kayong hindi makaabot, makaunawa, patuloy lamang ninyong ipanalangin, ngunit kayo'y huwag maaagaw nila. At huwag kayong mapatutokso sa kanila na kayo'y tutulad sa kanilang walang pangunawa at papatulan niyo sila. Mali ang pamamaraan niyo. Hindi yan pamamaraan ng Ama. Kung mayroon kayong pagbabago, kayong mga nagising na sa katotohanan at nakapagbagong buhay na, at mayroon sa inyong hindi pa naniniwala at hindi pa makatanggap, wala kayong dapat gawin kundi ipanalangin sila. Pagbatahan baga, ngunit huwag sabihin o patula na, dahil sa iyo, hindi ako makapagbago. Ay naku, hindi ka pa totoo niyan, kaya ganyan. Bakit? Sapagkat sa pagbabago mo, dapat siya ang makuha mo. Yung nadama mo at pinadama sa iyo ng Diyos, kung tunay kang nagbago, dapat maipadama mo sa Kanya.
Kaya sawang-sawa man ang tenga niya sa iyo sa pagsasalita mong pagtatama, huwag kang magsawa. Kahit sabi niyang, bingin-bingin na ako sa iyo, sino ba nabibingi, di ba, demonyo? Tuloy pa rin. Bakit? Hanggang sa hindi mo namamalayan, tulad ng babaeng ito na nagbata, hinanap niya ang kanyang kagalingan at nasumpungan niya sa kanyang Panginoon. Nagtiwala siyang lubos. Tandaan ninyo, kung ang pananalig at pananampalataya niyo sa pagbabagong buhay niyo ay kaya niyong baguhin at magbago ang ayaw magbago, ipagkakaloob din ito ng Ama tulad ng babaeng ipinagkaloob niya ang kagalingan sa kanyang paghahanap ng masumpungan ang magpapalaya sa kanya. Kaya, nakakalumbay lamang kapag mayroong sinasabing nagbago, pagkatapos siya nasabi namang pagkasunod ng sabing nagbago, ang kasunod naman, hindi talaga Eka ako makapagbabago. Kasi Eka'y tinutokso Eka ako ng asawa ko. Ang anak ko Eka'y tinutokso ako. Ang kapatid ko Eka, ang kapitbahay ko Eka, ang puro ang. Alam niyo po, wala ngang banal. Ngunit kung tunay kang makapagbabago dahil nagbago ka sa iyong tinanggap, dapat ang makuha mo yung ayaw magbago. Huwag ikaw na nagbago ang makasunod sa walang pagbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano ang dapat maging katwiran? Kahit pagbulungan ka, kahit magbulungan sila, basta ikaw hindi bumubulong, maligaya ka. Buhay ba ang Diyos? At kung bumubulong ka naman, at ang binubulong mo'y para sa Ama, masaya ka pa rin, sapagkat malinis ang konsensya mo, walang susurot na budhi sa'yo, na kaya ka na hindi makali, dahil alam mo, nagkakasala ka. Tandaan po ninyo, madaling makadama kung nagkakamali na ang isang taong nabuksan, ang isang taong nakadama na. Itaas nga ang kamay ng mga nabuksan at nakadama na hindi nila nalalamang nagkakamali sila. Itaas nga ang kamay. Ah, hindi mo alam na nagkakamali ka, kaya pala naka-wheelchair ka. Opo, lalo na kung may nararamdaman ka, no? Ang nararamdaman mo siyang iniintindi mo, hindi yung pagkakamali mo, no? Pero mali. Dapat, pag may nararamdaman ka at gusto mong gumaling, huwag ang nararamdaman mo ang iniintindi mo, kundi ang pagbabago. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, malayo ang tingin, wala namang minamasta, isip mo't damdamin, sama mo lamang ituon upang sa iyong mabuting kaisipan amang sa iyo'y maramdaman at ika'y palayaing tuwiran. Sa bawat araw mahal, laging asamin amang mapagmahal, hindi na papara kapangyarihan niyang taglay. Kaya't sa tuwi na manalig kang anak niya, na kailanman hindi ka sa bawat sandali, ikaw ang siyang minamasda. Anak niyang sa kanya ay naghahanap na tuwira. At layo niyang ika'y kanyang aliwin at pagalakin, pasayahin at palakasin. Kaya't sa kanya ka manahan. Tanggapin mong mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Tanggapin mong magagawa niyang lahat sa'yo. Manalig kang mayroon siyang hiwaga na
hindi kaya ng tao upang makilala mo kapangyarihan niya taglay. Ang bawat araw ay mahalaga sa buhay ng tao. Ang bawat sandali naghahanap ang Ama sa inyo. Ang bawat buhay na paghahari niya ay tapat, tandaan ninyo. Mapapadama at mabibigay sa inyong damdamin ang tunay na kasiyahan. Sa bawat saglit man lagi mong isipin ang mabuti at kaya-aya sa puso mo upang di mo na kailanman pasakitan ng iyong damdamin at magliwanag ang isip mong taglay bilang ika'y anak. Pagkat ang Ama mo ay buhay na buhay, pagkat siya ay laging sa tuwin ay nakamasidla, nagnanasa at naghahari ang layunin niyang tapat kanino man at bawat sandali. Layon niya ang lahat ay magalak. Kaya talina kayong lahat sa kanya ay maglagak. Nekaramaneya hana, nekaramaneya hana, nekaramaneya hana. Tandaan ninyo, ang tunay na nagmamahal sa inyo, ang iniisip nila at gustong gawin ay ang kapakanan ninyong makabubuti't ikabubuti. Subalit, kung ang kapwa nyo'y hindi totoong nagmamahal sa inyo at walang mabuting layunin sa inyo, sinasabi man sa harapan ninyo mabuti, ngunit may iniisip na iba para sa inyo. Ngunit ang Ama hindi nyo man nakikita, lahat ng mabuti ang hangarin at layunin niya na maibigay sa lahat ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Anak, tamang nagkamin. Tubig. Inom ka ha. Relax ka lang. Patag mo loob mo. Gusto yung isang basong tubig. Para makalaya kayo, ang isipin ninyo lagi mabuti. Pag iniisip nyo hindi maganda, eh manararamdaman nyo yun sa katawan. No? Inom. Relax ka lang ha.
Buhay ba ang Diyos? Tayo nga po kayo, tayo. Tayo. Sige, tayo ka, Pogi. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang ganap na sumigla. Ilaya nyo pag-isip nyo upang kayong lahat ay umuwing masaya. Ipatyak nyo mga paa nyo upang lumakas at sumigla kayo. Lahat ng isip nyo sa Ama ilagak upang maging maligaya ang puso nyo. Lahat ng inisip na hindi tama, ithapon nyo na at balik nyo na ang puso ng Kristo sa puso nyo. Buhay ba ang Diyos? O, lundag, lundag, lundag! Lundag! Ayan, pati sila lumulundag ngayon. O, ayan, o, sige, lundag, lundag. Pakataas mo. O, tama na, baka makasadyan ka sa bubohong. Buhay ba ang Diyos? Kumusta? Okay na. Okay na. Okay na. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Jogging, kunwari, jogging. Jogging. Naku, hindi ka pa mamamatay. Masaya ba ang buhay? Lagi niyong tatandaan, kung wala man kayong problema pero iniisip nyo meron, hindi kayo makakawala dyan. Ngunit meron man kayong dalahin at ang iniisip nyo'y Ama, makakalaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tingnan mo nga pati si naka-wheelchair ay tumayo. Limba gusto mo, naka-wheelchair o hindi? Naka, kung ako sa'yo, ilalabas ko na yan at uupo ka rito. Ha? Lumakad ka nga. Lakad. Ayaw mo. Ayaw mo lumakad. Kaya nga, di lumakad ka para lumakas ka. Akayin mo si Pogi. Ano bang pangalan mo? Ano? June, akayin mo nga siya. Huwag mo lang idadapa. Ano? Halika. Lakad. Akayan, mene. Mesa sakab, ne. Sige, mesa sakab. Duburot kayo keta, pangabalik yung masaya na ka, ne. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Lagi ninyong tandaan. Ayaw niyang malungkot. Ayaw niyang nagagalit. Ayaw niyang naiinis. Kaya kayong lahat sa kanya'y tumawag upang masabi niya, anak kong mahal, salamat sa tuwina ay ako'y naaalala mo. Kung ganito tuwina ang nasasabi nyo, purihin ka Panginoon, purihin ka Panginoon. Lagi niyang sasabihin, salamat anak ko. Masika na ka. Na, mila ko na. Na ano, kakabog. Tingnan ko nga. Wala naman eh. Kahit na magpatudi eko ka lang, yun eh. Keta, magsimula. Paakyat, gaganon. Pag nakagano na, nervous breakdown. Okay. Okay daw, sabi na. Diyos ko, tama ko. Ano ba naman itong napasok kong buhay na ito? Upo na po kayo. Alam niyo po, hindi ko pinangarap ito sa buhay ko eh. Totoong totoo. Hindi ko pangarap maging guro. Hindi ko pangarap magdoktor. Wala akong naging pangarap sa naging katayuan ko ngayon. Pero hindi naman po ako totoong guro. Hindi naman ako totoong doktor. Ewan ko ba bakit ako nakaparating sa ganito? Dahil sa kalooban ng Diyos, masaya akong gumaganap at tumutupad. Buhay ba ang Diyos? Yung maniwala, maniwala. Yung tumanggap, tumanggap. Yung ayaw, di huwag. Anong problema doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung tumatanggap ka, sasaya ka. Kung ayaw mong tumanggap, di huwag. Mga minamahal, ganyan lang kasimple. Halimbawa, sabay-sabay kayong naglalakad, ano? May kasabay kang
makikisakay sa'yo, makikigusto-gusto sa'yo, meron namang ayaw. Eh, babayaan mo yung ayaw. Sige, diretso ka maglakad. Ano? Eh, ba't mo papatulan yung ayaw? Eh, ano bang mapapala mo dun sa maayaw sa'yo? Eh, de, sumama ka dun sa gumugusto. At pagkatapos gawin mo yung tama, sumulong ka sa tama, bayaan mo yung ayaw sa'yo. Yun ang dapat gawin. Tama po ba? Eh, kapag pinatulan nyo yung umaayaw, maiinis lang kayo. Eh, de, pati kayo natalo. Sino pumasok sa inyo? Demonyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganun lang kasimple ang buhay. Pag may umaayaw sa inyo at kayo naman ay gumugusto, eh, bahala lang siya. Pabayaan nyo lang. Ngayon, kung mayroong kayong hindi gusto, ang tanungin nyo yung sarili nyo, ba't ayaw mo siya? Naiingit ka ba o nagseselos ka? Ikaw, makasalanan ka. Baguhin mo sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung lahat ng tao ay gumugusto sa'yo at ikaw ay hindi ginugusto at gusto mo naman sila, abay, matuwa ka. Ganun lang kasimple kapag ang Kristo at Ama ay nasa sa iyo na. Ngunit kung hindi pa totoo, mayroong gumugusto sa'yo at mayroong hindi, inis na inis ka sa ayaw gumusto sa'yo. Lagi mong tatandaan, hindi ka Diyos para lahat ng gusto mo ay gawin mo. Sapagkat kung ang Diyos na nga mismo, mayroong umaayaw na sumunod sa kanyang kalooban, ikaw ay tao lamang, kaya wag mo nang intindihin yung umaayaw sa'yo at di gumugusto. Ang intindihin mo, gumawa ka ng mabuti. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba ang Diyos? Oh, anong pangalan mo? June. Anong pangalan mo? Si Richard. Ako? June, Richard. Ilan taong ka na, Richard? 17, June. 32. E, tingnan mo nga si Richard. 17, 32. Naku, yan, nadighay tuloy ako. Ay, naku po. E, dapat eh, 32. 32 plus 32. Abutin mo ba yon? Ha? O ano, okay ka na? Sumuntok ka nga. Huwag ako lang. Huwag lang. Suntok. Eh, sino ba tinitingnan mo doon? Si Jesus. Oh, pinipilit mo siyang pumasok sa puso mo. Ayan, purihin ang Ama. Eh, kung sabihin ni Jesus, anak, maglilingkod ka sa akin, gusto mo ba? Ay, hindi ako ha. Ano, gusto mo, maglilingkod ka. Ay, wag. Alika pa mo. Alika, susumpane. Eh, kamanga ako. Kung kaburyana, agyo mong gawan ita. Ne? Oh, ay, milako na yan. Wala ka naman sakit eh. Ha? Ano kaya ang sakit mo? Wala akong makita eh. Wala ka ng meningitis. Wala ka ng epileptic. Yung epileptic, alam mo kung ano? Mga ganon. Eh, hindi naman. Kaya, ano sakit mo? Wala po. Yung lakas mo. Talagang ganon. Eh, pag hindi ka pa nagbago, hindi na kita pa babalikin bukas. Ano? Babalik ka bukas. Gusto mong bumalik. Eh, gusto ko bukas, hindi ka na ganyan. Ano eh? Pag hindi ka ganyan, huwag ka nang pumunta bukas. Ano? Babalik ka bukas, pero hindi ka na ganyan. Oh, sige, hingang malalim. Isa pa. Isa pa. Ay, kahirap kaya niyan. Totoo. Pag may sakit kayo, nervyos, kahit may pera kayo, hindi masaya. Ano? Pero yung sa'yo, anak, hindi nervyos yan. Hindi nervyos yan. Pero laban lang. Laban. Ano? Laban ka lang. Ha? Laban. Ikaw naman, laban din. Ang buhay ay ganyan. Subalit, lagi niyong tatandaan, kung laging nakatuon ang isip niyo at damdamin sa bumubuhay at bubuhay sa inyo,
ipapatagin niyang isip niyo, papayapain kayo at magiging panatag din ang kalooban niyo. Lagi niyong tatandaan, walang silbi ang lahat kung ang isip mo'y nalilito, nagugulo at di ka masaya. Kaya upang pakinabangan niyo ang mga biyaya at pagpapalang tinatanggap ninyo, huwag niyong sasayangin ang bawat araw ninyo. Kailangan lagi kayong masaya. Patag ang isip. Ilagak nyo sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Pag mayroong ayaw sa inyo, di ano. Pag may gusto sa inyo, di salamat. Pag mayroong naniniwala sa inyo, di salamat. Kung mayroong hindi naniniwala sa inyo, di ano. Buhay ba ang Ama? Ganun lang kasimple ang buhay. Basta ang mahalaga, ang tumatanggap sa inyo, ang naniniwala sa inyo, ang tagabuhay, ang bumubuhay, at magbibigay buhay. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Kaya yun na, hindi pa tapos.
nawaan nyo ang paghahari kung papaano kanina, yan lang ang gamot. Pag nababalisa ka, purihin mo ang Ama. Magpakasaya ka at makakalaya ka. O, diba, Jun? Yan. Huwag kang isip ng isip. Alisin mo yun, no? Dapat eh, relax. Relax. Ha? Ang isipin mo lahat mabuti para mabuti ang mangyari. Lahat ng maganda, lahat ng mabuti, yan ang dapat iniisip. Hindi yung negatibong ganito, ganyan, ganun, para mong tinatakot ang sarili mo. Ha? Huwag. Kasi pananakot sa sarili yon. Pag may iniisip kang ganun, ganyan, para mong tinatakot ang sarili mo. Alam mo nang wala, pero isipin mo meron pa. Alam mo wala ng pag-asa, pero isipin mo may pag-asa pa. Para hindi mo tinatakot ang sarili mo, para hindi ka nag-aalala, para hindi ka nahihirapan, para hindi ka nasasaktan, para hindi ka nanghihina, kundi ikay lumalakas. Buhay bang Ama? Yan ang gusto ng Ama. Pag-asa. Laging pag-asa. Sapagkat, patay man ay nabubuhay niya, taon ba nang binilang kung may karamdaman na pagagaling pa rin niyaan. Kaya sa inyo lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, halina kayo. Pag-ahari ng Ama'y kamtin niyo, mapuspos kayo na liwanag, maramdaman ninyo ang kagalakan, ang kapanatagan at pagmamahal na walang humpay, wagas at malinis na dulot ng Ama sa pamamagitan ng Anak upang tamasahin ninyo ang buhay na masaya. Pagpalain kayo. Halina kayo, Mami na mahal ko.